Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po muli sa Come to Jesus Community Church of Antipolo Online Midweek Service. Ayan, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga kapatiran ko po dyan at sa lahat po ng makakapakinig nito. Sana po ay mapagpala po kayo sa mensahe natin ngayong gabing ito at nawa po ay ang lahat ng mga maririnig natin, matututunan natin ay magamit po natin sa ating araw-araw na buhay na pananampalataya. Amen po. Ayan po, praise God. Bago po tayo mag-start, samahan niyo po muna ako sa isa pong maikling panalangin. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niyo sa amin. Higit sa lahat sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at sa mga mahal namin sa buhay. Lord, ngayong gabing ito, kayo lamang po ang itinataas namin sa gawaing ito. Kayo po yung maggabay sa amin, Lord, ng inyong banal na Espiritu, Lord. Gabayan niyo po ako, Panginoon, ang inyong lingkod na maghahayag ng inyong banal na salita, Lord. Nawa po, Panginoon, mangusap kayo sa bawat isa na makakapakinig nito. Kung ano man po yung mensahe niyo sa kanila, Panginoon, yun po ang marinig nila, Lord God. Gabayan niyo po ang gawaing ito, Lord. Maraming salamat po. Kayo lamang po ang tinataas namin, pinapupurian, pinasasalamatan namin sa gawaing ito. Sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos tagapagligtas. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ayan, mag-i-start na po tayo. Alam niyo po mga kapatid, ito po, nandito na naman po tayo, December po. At alam niyo naman po, pag December is, ang sineselebrate natin ay ang Kapaskuhan. At hindi lang po dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa po sa buong mundo, sineselebrate po natin ito. Pero taon-taon po na sineselebrate natin itong Kapaskuhan, pero tila po kasi na marami pa rin po sa atin na hindi pa rin po talaga nalalaman o nauunawaan yung ano ba talaga yung essence ng Kapaskuhan, kung ano ba talaga ang dahilan, bakit tayo nagsiselebrate ng Christmas. At syempre po, tayo po bilang mananampalataya, meron po tayong purpose. Yun po yung plano ng Panginoon sa atin. At related po sa babasahin natin po ngayon na verse sa Bible, sa aklat ng Mateo, i-relate po natin kung ano ba dapat talaga yung ginagawa natin, ano ba talaga yung purpose, yung plano ng Panginoon sa buhay natin at paano ba natin ito sineselebrate. Alam niyo po mga kapatid, habang nabubuhay po tayo, dapat po ginagawa na natin to. Huwag na po natin hintayin dumating yung time na abutan pa tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon or dumating yung time na tayo po ay bawian na ng buhay. So, i-relate po natin to sa babasahin natin sa Bible, sapagkat po, yun nga po, katulad ng sinabi ko is, darating po ang time na meron pong paghuhukom na mangyayari at magaganap po sa atin. At tayo po ay huhusgahan ng Panginoon sa ating, sa kanyang muling pagbabalik at sa pagkamatay po natin. So, huhusgahan po tayo. Kaya, ito po yung mga aral na sinabi ng Panginoong Jesus nung siya po ay naririto pa sa lupa. At basahin po natin at i-relate po natin dito yung mga pangyayari sa ginagawa po nating celebration ngayong Kapaskuhan. Sige po, basahin po natin. Ito po ay mababasa sa Mateo po, chapter 25 po, verses 31 to, medyo mahaba-haba po, pero ako na po yung babasahin ko po sa inyo lahat para po maunawaan natin. At kung nais nyo pa pong mas maunawaan po, kung may Bible po kayo, pwede nyo pong i-review or basahin po ngayon, sabayan nyo po ako. Ito po, sa Mateo 25 po, verse 31 hanggang 45. Ang paghuhukom. Sa malwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo,
mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong kinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon sapagkat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y hubad, hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit, o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan? At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa mga pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa parusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. So binanggit po dito, dalawang klase po ng tao ang binabanggit dito ng Diyos na humusgahan. So inahalin tulad niya po tayo rito sa basahin po natin yung sa verse 32, tinipon sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. So ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. So sa kanan daw po yung mga tupa at ang mga kambing naman po ay, ulitin po natin, no? Ayan, para po makasigurado po tayo. Ayan. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman po yung mga kambing. Sa kanan daw po yung mga tupa at sa kaliwa naman yung mga kambing. So, ito po ang nilalarawan po nitong tupa at kambing, yung mga katulad din po nung binasa po sa mga sumunod na verse, yung uri ng tao, yung mga masasama at mga mabubuti. So, nilagay niya po sa kanan yung mga mabuti, nilagay niya po yung sa kaliwa, yung mga masasama. So, sa paghuhukom daw po, yun daw po yung magiging basehan ng kung paano tayo maliligtas. So, syempre po, ang kaligtasan po natin yan, wala po talaga sa atin yan. Nakasalalay po talaga yan sa Panginoong Hesus. Siya po ang, sa pamagitan lamang po na ating pananampalataya, tayo ay maliligtas. Hindi po yan sa mga gawa natin. Pero kapag tayo po ay naligtas na, hindi po dapat na na hindi dapat nagre-reflect yung kaligtasan na yun sa atin. Dapat po, kapag tayo po ay naligtas na, nalaman natin na sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesus, ligtas na tayo, dapat po magre-reflect po yung pagiging mabuti natin. Hindi katotoong ligtas kung ang ginagawa pa rin natin dito sa mundo ay puro masasama. So yun po yung naging argument ng mga kausap dito ng Panginoong Hesus. So, paano po natin to i-relate po sa alam ko po may idea na po kayo kung paano natin to i-relate sa Kapaskuhan, no? So, ibig sabihin po ng sabi po rito ng Panginoong Hesus, kapag ginawa po daw natin to sa mga
isa sa mga hamak. Ito po yung sa mga tao na nakapaligid po sa atin, no? Hindi lang po sa mga mahal natin sa buhay, sa mga hindi lang po sa mga kakilala natin. Mas maganda nga po kung hindi natin talaga totally kilala yung pinagagawa natin na mabuti. So, kapag ginawa daw po natin yun sa mga tao na ganun, parang ginawa na rin po natin yun sa Panginoong Jesus. So, yun po yung pinakabuod na mensahe ng binasa po natin na ito sa pagdumating ng dumating sa paghuhukom ng Panginoong Jesus. So, ito po, paano po natin to i-relate ngayong Pasko? So, para malaman po talaga natin yung totoong essence ng Pasko. So, hindi po, ito pong Pasko, hindi po ito tungkol talaga sa mga regalo, sa mga yung pagse-celebrate natin. Ang totoong purpose po, ang totoong essence po talaga ng Pasko ay about po talaga to sa Panginoong Jesus. Dahil siya po yung pinanganak, dahil po ito sa kanyang ginawa na yung buhay niya po ay inaalay niya para po sa ating kaligtasan. At sa pamamagitan po ng pananampalataya nga natin, doon po tayo maliligtas. So yun po yung ano, yun po yung pinaka-essence nito. At sa ito, isa rin po yung sa mga pagpapatawad din po ng mga kasalanan natin. Napakahalaga po nito. At sa lahat po syempre ng mga blessing na natatanggap po natin, yun po yung yung pinaka reason bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas. Hindi po dahil sa atin, hindi po tayo may birthday, ang may birthday po yung Panginoong Jesus. Kaya nga ang pinakamasakit nga po nito, 'di ba, pag karamihan sa atin nagse-celebrate pag Christmas, pero meron tayong inuman, matutuwa ba naman po? Pasensya na po sa mga matatamaan, pero totoo po naman talaga na hindi naman kaya tayo nagse-celebrate ng Christmas dahil sa Panginoong Jesus eh. So hindi ibig sabihin hindi pa po talaga nila nauunawaan ba tayo nagse-celebrate ng Christmas. Kasi sa tingin ba natin matutuwa ang Panginoong Jesus doon eh siya yung may birthday. So hindi lang po 'yun, no, hindi lang po sa araw ng hindi ng Christmas. Pati po sa araw-araw po na gawain natin, no. Yun po talaga yung essence ng Christmas. Siya po, dapat po, pag araw ng Pasko, dapat nga hindi lang po araw ng Pasko eh. Dapat araw-araw po tayo nagpapasalamat sa Panginoong Isus sa mga biyaya natin. Lagi po natin dapat to sineselebrate. At palagi po natin dapat inaalala yung kaligtasan na ibinigay niya sa atin sa mga nananampalataya sa Kanya at yung pagpagpatawad niya sa mga kasalanan natin. So, amen po. At syempre, reflection po noon ng kaligtasan natin, katulad po sa nabasa natin, na mangyayari po sa paghuhukom, eh, yung paggawa natin na mabuti sa kapwa natin, yung pag-share natin ng blessing natin sa mga tao na kapos, yung talagang mas maganda po yung hindi makakabalik ng tulong sa atin. Kasi po, dahil din po doon sa mga ginagawa natin na yun, na yung mga tao na nabibigyan natin ng tulong, kahit hindi talaga hindi pa sila nakakilala sa Panginoon, eh, nagpapasalamat sila sa Diyos dahil dun sa kabutihan na nagawa natin. Dahil sa nagawa natin, nagpasalamat sila sa Diyos. Dahil sa ginawa natin, naitaas ang Diyos. So, yun din po, no, yung sa, katulad din po sa, ano, no, sa pag-share natin, no, pinakamahalaga din po na ang sinishare natin, lalo na sa ating mananampalataya, eh, yung ishare natin, yung kaligtasan na merong tayo. Yun po ang pinakamagandang regalo na ibibigay natin sa ating kapwa, sa mga mahal natin sa buhay. Amen? So, ngayong gabi, napaka-ikli po ng, ano, ng mensahe natin ngayong gabi. Yun lang po yun. No? At sana po, sa pagdating po ng, ngayon pa lang po, sa simula pa lang po ngayong araw na ito, at lalong-lalo na po sa pagdating ng araw ng Kapaskuhan, eh, ganun po natin siya i-celebrate. Si Jesus, ang Panginoong Jesus po yung itaas natin. Siya po yung pasalamatan natin. Siya po yung i-honor natin kung bakit tayo nagse-celebrate ng Pasko. Kung paano niya tayo niligtas, paano niya tayo binigyan ng pinatawad sa mga kasalanan natin, paano tayo niligtas. So, amen po. Sana po sa lahat po ng mga nakapakinig nito, na-encourage po kayo. Sana po, panalangin ko po na ang bawat isa po sa atin ay
yung lumawak pa yung pag-unawa sa mga salita ng Diyos at sa mga susunod pa na mga magpipreach po dito sa Come to Jesus sa tuwing midweek sa ano po online midweek po service. Ayan, amen po. Sige po, maraming salamat po at sa lahat po ng mga nakikinig diyan. Nais ko po kayong ipanalangin sa mga may pinagdadaanan po diyan. Kung ano man po yung sitwasyon nyo, sabayan nyo po ako sa panalangin. At sa mga kapatiran ko po, sige po, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya, Lord. Salamat, Panginoon, sa grasya nyo. Salamat, Panginoon, sa kadahilanan, Panginoon, na kung bakit kami nagsiselebrate ng Pasko ay dahil po sa inyo yun, Panginoon. Dahil po sa pagpapatawad nyo sa aming mga kasalanan, dahil po sa kaligtasan na ibinigay nyo sa amin, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyo pong palaguin ang aming pananampalataya. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa lahat po ng mga nakakapakinig nito, Panginoon. Kayo po yung mangusap sa kanila, Panginoon, at patuloy niyo silang pagpalain, Lord God. At gamitin niyo po sila, Panginoon, upang maging daluyan ng pagpapala sa lahat ng mga taong nakakasalumuha nila. Sa mga mananampalataya, Panginoon, na patuloy na share, Lord God, yung gospel, Lord God, yung mga banal na salita mo, Panginoon, at yung kapahayagan ng inyong kaligtasan, Panginoon, Lord God, na binigay nyo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Bless nyo po, Panginoon, ang mga kapatiran ko, Panginoon. I-bless nyo po ang lahat ng mga mahal namin sa buhay, Lord, at sa mga lahat ng mga tao sa paligid namin. Patuloy nyo kaming pag-ilawin, Panginoon, Lord. At patuloy din kayong maitaas sa buhay namin sa araw-araw. Maraming salamat po sa gawain ito. Kayo lamang, Lord, ang itinataas namin, pinapupurian at pinasasalamatan namin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos tagapagligtas. Amen. Ayan, mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po na pagpala po kayo. Purihin po ang Panginoon. God bless you all, guys. Salamat po.